Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. And for today's video po, i-share ko sa inyo ang isang application na mayroon silang palibreng 500 pesos. It's $10. So, ito po siya. Ang tawag sa kanya ay Onus or Onus. Okay. So, click natin to guys para makita niyo kung ano yung kanyang nasa loob at saka yung $10 na nakuha ko or worth of 500 pesos. So dito guys, nakapag-login na ako. Magla-login lang ako dito guys. So wait lang natin, ngayon nakapag-login na ako. So ito guys, yung $10 na yan is free ko lang po yan nakuha dito sa application to. So dito pag sign up mo pa lang, meron ka nang makukuhang $10. Ayan. So yung link po nito ay ilalagay ko sa ating description box para po ma-direct kayo. Use a referral code po para po makuha natin yung $10 na yan. Ayan, para po magkaroon tayo ng libreng $10. Nasa description box po yung kanyang link para po makasign up kayo. So, pag niklik nyo po yung link sa baba, ganito po yung lalabas. So, nakaganito po siya guys. Kung makikita nyo, palitan nyo lang po dito ng English, dito sa taas, dito. Okay, palitan nyo po siya ng English. Ayan. So, ngayon, ilalagay nyo po dito is yung email address po, and then password, and then full name, and then, i-tick nyo lang po itong sa baba. I-tick nyo lang po yan, and then, click nyo na yung sign up. Alright, so madali lang naman dito mag sign up. So pag naka-sign up na kayo, kailangan po yung ano niyo, yung gamit niyo na email is active po, kasi magse-send po sila doon ng verification code tulad nito, pakita ko sa inyo. So ito guys yung kanilang email sa akin. Ayan. Ito po. So, kailangan nyo siyang i-active guys. I-active nyo siya. Pero, make sure guys na kung halimbawa punta kayo sa email nyo, wala kayong makitang message niya, punta lang po kayo sa spam, kasi make sure nasa spam po yun nakalagay. Kasi ito nasa spam siya nakalagay. So, meron ka pipindutin doon na sinasabi doon na hindi siya spam. So, i-click mo lang yun guys, and then, para ma-active niyo siya. Kasi kapag nasa spam po yung inyong message, hindi po ito nag-a-appear or hindi mo siya makaklik. So, hindi mo siya makaklik guys kapag nasa spam yung message. So, kailangan mo siyang i-remove sa spam. Okay? So, hindi ko kasi na-videohan guys kung paano yun. Pero may nakalagay naman, kasi basahin nyo lang yun. And then, pag na-click nyo na yun, mag-active na siya, okay? So, sa sunod naman, after nun, sa ano nila, meron kayong open the app, ganun. So, sa application, pwede nyo nang i-download yung kanilang application sa Play Store. Pero, make sure na doon kasi sa link, pag na-active na, balik kayo doon sa link nyo. So, ma-active na yun. Punta lang kayo sa application. Then, punta kayo sa website nila first. Then, meron kayo makikita doon na download the app. So, ayun. Pag na-download nyo, mag-message naman siya sa inyo. So, kahit hindi nyo naibuksan yung sa email nyo, kasi okay naman na yun. So, mag-login na lang kayo sa application. So, kapag first time nyo i-open yung inyong application,
hindi po ito naka-USD. Hindi po siya naka-US dollar. So, akin po ginawa ko, pinalitan ko siya. So, para mapalitan natin, punta yun, palitan lang natin dito, guys. Punta lang kayo dito sa may tao na yan. Alright? So, click natin. And then, kung makikita nyo dito, base, currency. So, palitan lang natin yun. And then, kung first time nyo guys dito, makikita nyo dito is, ito yung nakalagay, naka-active sa inyong account. So, papalitan natin yun guys. So, para mapalitan natin, i-click lang natin itong USDT. Kaya po USDT yung pinipili ko kasi yan yung hindi bumababa yung value, parang dollars lang. Kung ano yung rate ng dollars, yun pa rin yun siya. So, kapag na-active nyo na yan guys, may lalabas dito na parang box na may mga numbers. So, papalitan nyo lang yung numbers na yun guys kasi parang yun yung magiging secret code or something ganon. So, isulat nyo lang, na lang yun guys, baka kasi in case kailangan yun. And then, magsisend din sa inyo sa email nyo. So, after nun, click nyo lang yung dito save. May nakalagay naman kasi sa baba na save. So, ganun lang kasimple guys yung pagpalit natin sa USDT. Para dito sa dashboard, pag balik nyo dito, makikita nyo na dito yung inyong USDT na $10. Alright? So, ganun lang kasimple guys. So, ngayon, para ma-active po natin ito, kasi po, sa ngayon, hindi pa natin siya masisend sa ating, hindi pa natin siya ma-withdraw. So, pag-withdraw natin, kailangan ma-active natin siya. So, para ma-active natin, i-click nyo lang yung send. Ayan. So, pag-click nyo ng send, click nyo yung USDT. Kung makikita nyo, kailangan natin siya i-verify. Ayan, sa baba. Verify or KYC. So, gagawin lang natin. Click natin yung verify. Ayan. So, guys, kasi nga dito yung parang personal yun na to na ano. So, information. So, hindi ko na po ipapakita sa inyo guys kasi nga po personal nga yun. So, follow nyo lang po yung step dito. Okay, para mag-start na kayo, click nyo lang yung start and then follow the instruction naman. Kasi may ano naman po, may ipapakita sa inyo kung paano siya i-activate. So, kailangan nyo lang to, international passport, national ID. Yan lang naman yung requirements nila. And, personal information and update your photo, parang ganun. So, follow the instruction lang guys and madali lang naman po yun. So, akin po, hindi ko na po ipapakita sa inyo kasi personal information na po yun. So, kayo na po yung bahala dun guys. And, ayun lang guys, sana po nakatulong ito sa inyo. And dito guys, ang kagandahan dito habang nakastick tayo dito ng $10 is nag-earn naman po tayo. Makikita natin yung earning natin dito sa taas. Ayan, yung parang may bell. Ayan, so check natin yan. And then dito makikita nyo yung parang notification nyo. Makikita nyo dito yung $10 na binigay sa inyo. And then yung daily earning nyo. Daily earning natin, ayan. So, yan yung nakukuha natin dito, guys. Kahit na wala tayong ginagawa, nakastick lang yung $10 na free na binigay nila dito. So, nakastick lang yun dyan, guys, and nag-earn na tayo. So, guys, sana po ay nakatulong ito sa inyo ng marami, malaki. And then, sana po, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa videos na ating ina-upload.